kasiyahan, Diyos ng lahat o mapuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala na Ama at na Anak at na Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, nahahayag sa Salmong Tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala? O sa kasalukuyan sa ibang tao, sa mga hula o sa kasikatan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinahahalagahan sa buhay, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyariang Diyos. Sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyari sa lahat, Panginoong Hesukristo, Tuktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulutlop sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Espiritu, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumutubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat.
Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Na. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwa, malaki ang nakakalaan, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang maalagad. At ang napakaraming tao buwat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo." Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga nagtumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan, inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa
ng kanilang maninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang maninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nagagalak po ang aking kalooban ngayon sapagkat ito yung unang misa ko matapos ang matagal-tagal na mga panahon na marami muli dito sa loob ng simbahan. Yung mga nakaraan, nagmimisa akong walang katao-tao dito. Natutuwa ako at nakikita ko na mga lay minister at ang mga lectors. Medyo pumuti ng konti ang kanilang mga buhok, pero andyan pa rin sila. Ang ating ebanghelyo ngayon ay mensahe ng kagalakan, pero meron ring babala. Mula sa ebanghelyo ni Lucas, hinango itong mga sinasabi nating beatitudo. Ang ibig sabihin ng beatitudo ay kagalakan. Sa ebanghelyo ni Mateo, ang beatitudo ay ibinigay ni Jesus sa isang sermon sa bundok. Ang tawag doon, Sermon on the Mount. Pero itong kay San Lucas, pinili ni San Lucas na ilagay ang sermon na ito sa kapatagan. Ang tawag dito ay Sermon on the Plain. Sa patag, nagbigay ng mga beatitudo at mga aral si Jesus kapiling ng maraming mga taong binanggit. At may dahilan dito si San Lucas. Sinasabi nila ang ebanghelyo ni San Lucas, madadama natin ang tibok ng puso ni Jesus. Napakalakas ng kompasyon na ipinakita ni San Lucas sa ating Panginoon na marami siyang pinagagaling, marami siyang hinahawakan, marami siyang nakita sa mga kahirapan ng mga tao. At ito yung madadama nating tibok sa puso ni Jesus sa ebanghelyo ni San Lucas. Dito sa beatitudo, ang sinabi ni Jesus, mapalad kayong mga dukha. Doon sa ebanghelyo ni San Mateo, sinabi, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Blessed are the poor in spirit. Pero dito sa kay San Lucas, blessed are you who are poor. Mapalad kayo ng mga dukha. Napaka laki
At napakalakas ng mensahe na ito ni Jesus, hindi lamang sa mga dukha, kundi para sa ating lahat. Ang pagiging dukha, ang pagiging mababa, ang pagiging nagugutom, ang sinasabi sa atin dito sa Ebanghelyo ngayon, at sinabi ito sa kapatagan, magpakababa tayong lahat at makiisa tayo sa lahat ng naghihirap. At magiging kaisa lamang tayo kung tayo mismo ay mahirap rin o kaisa nila. Kung ang ating kalooban at pagkatao ay kalooban at pagkatao ng mga naghihirap, ng mga nagugutom. Hindi nilagay ni San Lucas si Kristo sa ibabaw ng bundok habang nagsasalita siya ng mga aral. Inilagay niya si Kristo kapiling ng madla. Ibinaba niya si Kristo sa kapatagan. At yun rin ang hamon sa atin. Maging kaisa tayo at maging pamilya tayo ng lahat ng dumaranas ng kahirapan at ng kagutuman. Lahat ng tumathangis, lahat ng mga inaalipusta, maging kaisa rin tayo sa kanila at hindi tayo nasa taas nila. Kahit na tayo'y tumutulong, huwag nating makita ang sarili natin sa taas nila, kundi kapiling nila, at tayo rin ay kaisa nila. Kapamilya natin ang lahat ng tao. Ito ang hamon. Ito ang nais iparating sa atin ni San Lucas sa kanyang pagtingin sa kapatagan na si Jesus ay nangangaral sa atin. Ito rin ang hamon ni Jesus sa atin. Ang magpakababa, ang makiisa, ang huwag magmataas, at ang pakikiisa sa paghihirap ng lahat. Kung may lumapit sa atin at humingi ng tulong, isipin natin, tayo ang humihingi ng tulong. At pagka nakita na natin ang sarili nating nangangailangan rin, tulungan natin ang kapwa natin bilang pamilya at bilang kapatid. Hindi yung nasa taas tayo nila, natulungan ko sila at tayo ay binibiyayaan. Tayo'y umaangat. Hindi ganun. Kundi maging mapagkumbaba at yung puso natin ay lumago at lumawak sa kumpasyon tulad ng kumpasyon ni Jesus. Naalala ko ang aking ate na yumao. Itong araw na ito ay anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Kami ng ate ko, away-bati. Pero yung mga panahon na siya'y nagagalit, alam ko at iniintindi ko kung saan siya galing. May mga panahon na ang nararamdaman niya ay injustisya.
at nagagalit siya kapag merong injustisya. Sa mga nakilala niyang mahihirap, nagugulat ako, tumutuloy siya sa mga bahay nila, nakikisa siya, tumutulong siya. Sa mga nalulungkot, nagiging pamilya siya sa kanila. Minsan, pagka kinakausap niya ako at may nakita siyang mali sa aking pakikipag-usap, sasabihin niya, ang yabang mo. Ang yabang mo. At sa akin, malaki ang aral na ibinigay niya tungkol sa pagpapakumbaba. Huwag tayong yayabang. Huwag nating ilagay ang sarili natin sa ibabaw ng iba. Kaya nga sa patag si Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas, nagbigay ng mga aral ng biyatitudo. Sapagkat malungkot, kung tayo'y umangat at maging mayaman, kung tayo'y busog at ang iba'y nagugutom, kung tayo'y nagsisitawa ngayon habang ang iba'y tumatangis, kung tayo ay pinupuri ng iba habang ang iba ay niyuyurak ang dignidad. Magpakababa. At yun ay may gantimpala. Makiisa, maging kapamilya ng lahat. Ang mensahe ni Jesus, magagalak tayo kung ang buhay natin ay nasa kapatagan. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan na may umao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin, o Diyos amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang kami dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang lumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan
upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na iyong para sa lubos na may hirap. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pandemyang dulot ng COVID-19, makasumpong nawa sila ng suporta at paggabay sa mga namumuno sa kani-kanilang LGUs at lokal na komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikain magpapabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin na iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming panalangin, maalaala nawa naming tunay kaming pinagpala, sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gawain naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal.
sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparitong mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng malabiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang nagkakaisang pamilya, ating ngayong dasalin ang dasal na itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nating Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad na mainanyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto.
Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dahil
Jesus. Ang langit at biyaya makakamtang lubos, mapapalad ang umiibig sa kapwa at sa Diyos. Habilin ito ni Kristo sa atitud mubos. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalaala. Umiling tayo ng panalangin kay San Roque. San Roque, ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming mga kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Hesukristo, at iyo pong mga panalangin, Señor San Roque. Ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanuan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo madaladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating Santa Misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati